Para nga pala sa ating video ngayon, maglilinis muna tayo. Ito nga pala yung bodega dito sa bahay. Hindi ko alam kung kailan ko siya huling nalinis. Siguro, mga taon na din yung lumipas. Kaya ito muna yung gagawin natin ngayon. Ayan, napakadilim at napakakalat. Wala pa kasing ilaw yan. Ipapalipat ko nga pala kay Jowa yung ilaw sa kabila kasi walang ilaw yon. Ayan nga pala yung lagayan ng bike. Tapos dito naman sa kabila, yung lagayan ng mga gamit at ibang electronics. Tara, umpisahan na natin ang paglilinis. Pero bago tayo maglinis, magsuot muna tayo ng face mask. Masyado kasing maalikabok, baka tayo ay mabahing ng mabahing. Achoo! Tara na, umpisahan na nating maglinis. Time-lapse muna tayo. Una nga pala namin ginawa is inalis muna namin yung mga nakaharang sa pinto. Maglalagay kasi kami ng ilaw. Ayan na nga, meron na tayong ilaw. Mas madali na para sa atin alisin yung mga kalat sa bodega. Eto nga pala guys yung itsura ng bodega natin. Ayan nga pala yung ating lilinisin. Ihihiwalay natin yung mga pwede pang gamitin sa mga hindi na pwedeng gamitin. Tara, umpisahan na natin ang paglilinis. Naku nga palang gagawin guys dyan ay ilalabas ko muna lahat ng gamit sa bodega. Tapos, ihihiwalay natin yung mga pwede pang gamitin at yung mga hindi na pwedeng gamitin para itapon. Mas madali kasing linisin ng isang kwarto guys kung lahat ng gamit ay ilalabas mo muna. At kung may magtatanong kung bakit merong mga washing machine at mga TV, gumagawa kasi ng electronics sila Jowa at si Papa Kat. Kaya kung malapit kayo dito sa Quezon City, ay dito na kayo magpagawa. Gumagawa nga pala sila ng mga electronics sa bahay, katulad ng washing machine, TV, rice cooker, at iba pa. Patalastas muna tayo guys, kasi may nakita kaming napakalaking daga. Panoorin niyo tong video na to. Oh my God! Higa mo na yung ano. Grabing patalastas natin yun guys. Napakalaki talaga ng daga. Akala ko nga gagapang po siya sa paa ko. Kaya ganun na lang talaga yung sigaw ko. At ayun na nga guys, hindi muna namin hinanap si Aling Malaking Daga kasi masyado pang makalat at magulo dito sa aming nililinis. Baka kasi kung sakaling hanapin namin siya, eh tumakbo na naman siya kung saan at maglulusot na naman sa mga aming ginagawa. Mas lalo kami mahihirapan at matatagalan. Kaya linis muna ulit kami. At after nga ng ilang oras ng pagliligpit guys, nailabas na natin lahat ng gamit. Babrushin ko muna siya guys kasi masyado nang dumikit yung mga dumi. Tubig na may sabon nga pala yung ginamit ko dito guys. Sunod naman natin ay tutuyuin naman natin yung sahig guys gamit ang mop na walang tubig. Ang sunod naman yan guys ay mamapinan natin gamit ang mop na may lamang tubig at Sonrox. Eto na nga pala yung itsura ng bodega natin guys after alisin yung gamit at linisin. Ayan, patutuyuin ko lamang tapos ibabalikin natin yung mga gamit na mahalaga at pwede pang gamitin. Tara, ibalik na ulit natin yung mga gamit na maaari pang gamitin. At unti-unti na nga natin ulit ibabalik yung mga gamit na mahalaga at importante. Ayan, papatas lang natin siya ng ayos para maganda namang tingnan yung bodega. At pagkatapos kong ibalik yung mga gamit ay lilinis naman natin tong labas ng bodega. At doon na nga nakita namin si Aling Malaking Daga. Panoorin natin to. Kailangan ba tayo nakapikata? Bote. Yan na, sinasabi ko sa'yo, dito mo harangan eh. Ano, yan. Wala na, susuotan naman yan dyan sa ilalim dyan. Okay, yan, nasa kabila. Yan, oh, yan, oh, yan, 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 nalabas na. Ayan nga, ayan, sunutin mo. Yan! Yeah.
Grabe ka, laki oh. Tayo na. Ah! Gross. Dabas mo. Pasensya na po, aling malaking daga. Nakaka-provision na po kasi kayo. Pasensya na rin po sa mga manonood. Siguro ganito din po yung gagawin nyo pag napipirwation na kayo lalo na't ganito kalaki yung daga. At balik na nga tayo sa paglilinis. At ayun na nga, after ilang oras na paglilinis, natapos na din ako. Ayan, ganun pa din yung lagayan ng bike. Tapos ayan, alis ko na yung ibang mga kalat. Ayan, nabawasan ang laman ng bodega. Yung mga mahalagang gamit na lang talaga yung naandyan. Ayan, hanggang dito na lamang po ang ating video. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. Bye-bye!